guys, yes, update lamang po tayo para sa ating weather condition dito sa ating bansa. Eh so habang hindi pa lumalabas ng bansa itong si tropical storm na si Shoni dito sa Northern Luzon. So panibagong bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility at ito ay tatawagin si Tonyo. So ito po siya guys. Ito kung nakikita nyo itong part na to. At ito ay inaasahan na mag-landfall dito sa parte ng Eastern Visayas. So kung makikita nyo ito guys, itong si low pressure na si Tonyo is medyo malaki po ang posibilidad na maging typhoon at maging malakas. So sana ipag-hope and pray natin na sana ay mawasak itong si typhoon na si low pressure na si Tonyo at saka sana ay wala man sanang gaanong maapektuhan pagdating nito si Tonyo. So ipag-pray na lang po natin guys na sana ito ay matunaw, malusaw dito sa dagat. So para hindi na po siya mag-landfall. Pero kung ito ay magla-landfall, ayos, so check natin guys ang kanyang track kung saan po possible na mag-landfall itong si Tonyo over this next day. Ayos, so check natin guys, ayan yung kanyang track. Check natin guys ang kanyang magiging track ng bagyong si Tonyo. Ayan, so possible guys. Ayan, so possible na ito ay mag-landfall this Saturday around 7 or 8 p.m. in the evening. Ayan, on November 7. Check natin dito sa 7. 6. So, so possible siya guys na mag-landfall dito sa may parteng Suluan or Sulangan sa may Gian, yan sa part ng Eastern Samar. So posible siya guys yan 6 to 8 p.m. ayan, so inaasahan ito ay magla-landfall sa Eastern Visayas. So kaya po guys yan, so habang mas maaga po, ayan, so mag-iingat po tayo and then maging prepared po tayong lahat. So in case na may dumating po na mga ganito mga sakuna. At saka po guys, ayan, so kung may mga kababayan tayo or may mga kamag-anak po tayo na posibleng daanan itong si bagyong si Tonyo. Ayan, so paalalahanan na po natin habang maaga pa na sana ay makapaghanda na po sila. And then lalo na yung mga nasa may baybayin dagat. Kaya so paalalahanan na po natin na sana ay mag-ingat-ingat at saka magsilikas na po sila. Yeah, so habang malayo-layo pa po itong posible na pag-landfall ng bagyong si Tonyo ay makaiwas na po tayo at maiwasan po natin anuman ang mga di ka nais na magandang mga pangyayari lalo-lalo na po dito sa may parteng Eastern Visayas na posible na mag-landfall ang bagyong si Tonyo. So yan lamang po ating update ngayon guys. Yeah, so hoping na sana ay mag-iingat po ang lahat. Kaya so God bless us po sa atin lahat.